Marhay na aldaw sa gabos. Ayan. Mga friends, dito sa part 3 ng video na how to make o paano gumawa ng sliding window. Ipapakita ko na kung paano magfabricate ng panel section at pagputol nito. Ayan guys, sa last part ng aking video, nabuo ko na yung perimeter section niya. So, yung ang example ko, sabi ko sa inyo na isang opening. Bali, ito siya guys. Nabaliktad na, pero okay lang, parehas lang yan. Yung 45 pala yung na-assemble ko. Kaya sa 45 na lang tayo. Yan, nakita nyo guys, yung width ng opening, 45 1/2, yung height 47. Sabi ko nga, nang pumutol tayo ng jamb, as is lang tayo sa jamb, double jamb. Kaya walang nabago yung height natin. Dito to lang tayo dumiskarte sa head, saka dito sa seal. Ito guys, ito. Ayan, nakikita ba? Ayan, diyan tayo dumiskarte. So nagbawas tayo ng kaltas dito. Ito yun, no? Kinaltasan natin para lang makuha tong palikpik kabilaan. So nakuha na natin guys. Sabi ko nga, nagbawas tayo ng 7/8. Yun na. Yung 45 1/2 na-meet na natin. 45 1/2 din yung nasa listahan ko. Ngayon sa pagputol naman ng panel, mga friends, napaka-importante nito kasi dapat maless mo to pagputol mo ng bottom rail at top rail. Sa poste kasi guys, automatic na yan. Matik-matik. Ano ba yung mga matik na yan? Pag sinabing matik, yan talaga yon. Walang iba. Ito yung poste natin sa panel section. Yung double, yung lock style, wherein kung saan kinakabit yung flush lock at saka interlocker. Yan guys, nag-interlock. Ngayon, meron na ditong standard talaga na kung ang opening mo is ang height niya 47, mag-less ka lang ng 7/8 lang kasi yung kapal nitong head mo, yung wala man masyadong palikpik to, saka yung seal mo plus yung height ng gulong mo na i-adjust. So kailangan mong mag-less ng 7/8 para hindi sumikip yung sliding mo. So sa poste, tandaan nyo, sa lock style saka interlocker, minus 7/8 inches sa height. Pero pagdating sa bottom at top rail, iyon ang mahirap kasi i-consider mo na yung mga perimeter section, yung lapad nitong palikpik na ito. Sinasabi ko nga sa inyo, 7/8 yan. 7/8. Tapos i-assume mo yung interlocker, apat na section yan. Dalawa tsaka dalawang lock style. Yan ngayon yung i-assume mo na magkakasabay yan. Pag didikit-dikitin mo yan, pag pinagdikit-dikitin mo yan, susukatin mo yan para makaputol ka ng top rail saka bottom rail. Kasi kung hindi mo yan susukatin, mahahaba yung top rail mo saka bottom rail mo, wala kang idea. Kaya sa amin guys, dahil ito halos sukat na to namin, itong section na ito na apat na ito, dalawang lock style, dalawang interlocker, kasi nga dalawang panel yan, susukatin mo lahat yan. So 5-7-8 inches lang yan, lahat tatlong apat na yan, plus yung palikpik ng double jamb na 7-8. So almost 6 inches yan, 5-7-8 nga yan, total nyan.
Pero kami, ako, ginagawa ko na siyang 6 inches ang less kasi para hindi magalaw yung sliding. Dito kasi sa keeper ng ano, sa keeper ng yung flash lock. Sana ba yung keeper? May galaw kasi to guys eh. Pag medyo gumagalaw yung sliding, meron siyang konting allowance doon sa keeper. So, diniskartehan ko yan. Diniskartehan namin, mga installer. Siguro marami na rin gumagawa niya na higpitan na ng konti. Kaya kung ang sukat mo, ang total na ililis mo is 5.78. Nag-less pa kami ng 1.8. So, 6 inches lahat yung bawas noon. So, kung ang lapad mo 45.5, ililis mo siya ng 6. Di ang mangyayari niyan, 39.5. So yung 39.5 na yun guys, yun na yung reference mo para makaputol ka ng bottom sa katap. Palibasa dalawa sila, i-divide mo rin yung 39.5. Divide mo rin sa dalawa, dalawang top rail, dalawang bottom rail. Yun na ngayon ang ikakat mo. So, nakat ko na siya guys. Ayan na. Ipapakita ko na lang sa inyo kung ano pa yung mga dapat gawin at tanggalin sa lock style at interlocker. Ayan mga friends. Sa pag-fabricate naman ng panel section, ito yung mga dapat mong i-considera. Ito yung top rail guys. Top rail. Ito yung part kung saan nandun sa taas na nag-i-slide dun sa upper portion, yung double head section, yung sa panel perimeter frame. Kukunin mo siya, yung sentro ng butas niya, kasi pag ginawa na natin yan, nandito siya sa lock style at nandito siya sa interlocker. Parehas lang naman ang layout niyan pagdating sa pagbutas ng tornilyo, kasi yan kailangan mabuo na yan guys, magganyan yan. O, ganun din sa bottom rail sa ilalim, kailangan mo rin siyang itornilyo. Ngayon dapat kukunin mo yung sukat niya para sa butas. So yung top rail, magmula dito ang sukat niya sa sentro 3.8. Yung bottom rail, magmula sa ilalim, bali 1.58. Ayan guys, so 1.58 para pumasok dito sa butas na ito. Kaya gagawa natin yan, i-apply natin yan dito sa dalawang poste, yung double yung lock style saka interlocker. Yan guys, sa upper part may layout na ako dyan na 3.8, sa lower part meron na dyan 1.58. pero yung isa dalawang butas yung sa bottom, kasi iyon naman sa gulong. Kailangan mo kasi butasan yung gulong para sa adjuster. So, hahanapin mo rin yung sukat ng gulong. Pero 1 inch lang yan guys kung susukatin mo yung gulong. Para kung mag-a-adjust ka ng gulong, doon mo susundutin. Yung isang butas para doon sa, para mag-assemble sila yung apat na parte. Dalawang, isang interlocker, isang lock style, isang top rail, isang bottom rail. So, yun, yung butas na yun na apat. Ayan, bubutasan na natin guys. Kasi lahat yan, may layout na, bubutasan muna natin. So, butas muna tayo, marami na yan eh. Ang susunod, papakita ko naman kung paano mag-layout ng flash lock. Ang
gagamitin guys na talim 316 din para sa tornilyo, kasi sabi ko nga yung gagamitin natin na 1.5 by 8 na tornilyo metal screw, pwede nang gamitin yun sa pagbuo nitong panel at sa perimeter. So yung gamit nating talim na drill bit 316 pa rin. Kung isa lang yung barena mo, di hindi ka pa nagpapalit ng talim. Maliban kung marami kang barena o drill, pwedeng kasaan mo na yun ng isang pampalaki, yung 1.5 or 5/8, para lumaki yung butas. Kasi yun nga, pinipilit nating itago yung tornilyo. Doon tayo sa loob nagtutornilyo, kaya nilalakyan natin yung bawat butas. Ayan guys, bubutasan ko na. Yan, isa pa sa technique niyan guys, pag nag-layout ka, pag maramihan, huwag pa isa-isa. Para nga pagka gumamit ka na ng power tools, dire-diretso. Hindi yung pa isa-isa, layout isa, gawa isa. Mas time consuming yun mga friends. Sabi nga nila, pang-arawan yun. Yan guys, dito mapipilitan akong gumamit ng isang barena kasi ayaw ko magpalit ng talim. Para hindi pa ulit-ulit ang salang ng piyesa sa working table, kailangan yung power tools mo, kung medyo marami yung ginagawa mo, at least 2 o 3. So ito, kakasaan ko na to ng 5/8 kasi para lumaki yung butas mga friends. Dahil pag lumaki yung butas niya, doon ako sa loob magtutornilyo. Walang makikitang tornilyo nakatago. Yung isa naman na butas sa bottom part ng lock style saka interlocker, yung isa doon para sa adjuster ng gulong yun. Ayan na mga friends, bubutasan ko na para isang patong lang ako sa working table. Pag inalis ko yan dyan, tapos na yan. Ayan, ayan, lalakyan natin yung butas. Ito. Ayan guys, oh, malaki na siya. Para yung tornilyo sa loob na, hindi na makikita. Yan guys, kumpleto na yan guys. Ayan, may mga butas na yan. Ngayon, magsasalang uli ako sa ng isang ano, ng isang talim na kung tawagin namin. Pero improvise lang to, ginawa ko lang to. Pang countersink. Para yung mga dumi-dumi sa ibabaw. Kasi itong side na ito guys, ito yung nakikita. Dito magpa-panel. So yung sa loob na part dyan, opposite dyan, meron din butas yan. Kaya lang puro 360 na lang yan, kasi dyan ang kakapit yung tornilyo. Ngayon yung ibabaw, importante na linisin natin yan, kasi yan yung nakikita. So magsasalang ako ng isang talim na sabi ko nga, ginawa ko lang to. Ito yung dating ano yan, ginawa kong pang countersink para pag pinasadahan mo yan, mga butas na yan malinis, wala siyang ano ba yung English sa tai-tai, si tai-tai ano yun eh, yung parang dumi,
nagawa ng barena. Ayan guys. Kasi pagka ganyan marami, halimbawa nakapatong na sa mesa mo, sabi natin na mga 20 piyesa yan lahat. Isang layout lang yan. Isang pasada ka lang. Palit ka lang ng di ka na kailangang magbalik-baliktad. Hindi maiiwasan yung bugbog ng aluminum. Hindi siya akyat panaog sa working table. Lalo't kagaya nito na may kulay ito. So, maiiwasan yung mga gas-gas. Kaya, kung maaari, pag ginawa mo yung isang trabaho sa isang part, pag binaliktad mo, tapos ka na dun. Eto, ika-counter na natin siya. Ayan mga friends, nabutasan ko na lahat. Ayan yung upper part saka yung lower part. Sabi ko nga dito sa bottom, sa lower part ng lock style saka interlocker, parehas lang yan. May dalawang butas kasi kung papansin ninyo sa loob din yan guys, baliktarin nyo. Isa na lang yung butas kasi tinanggal ko na yung dalawang butas siya sa ibabaw, pero sa ilalim, isang butas na lang siya. Kinaltas ko na kasi yung dito para yan sa adjuster ng gulong. Itong tornilyong ito guys, yan, yung tornilyong yan. Pag tinapat mo yan dyan sa part na nakaltas, kaganyan siya. Mas buelo. Ayun, kita nyo oh. Mas buelo yung screwdriver mo. Wala, unlike kung butas lang talagang malaki yan, hindi maglalaro, hindi siya makakasundot ng maigi, hindi mo makikita yung asa na ba. Ayun, yun yung adjuster. Yan, ito yung itong butas na ito, ito yung magkukonek dito sa perimeter, sa bottom rail. Ito naman tornilyong ito, yan yung adjuster, yan yung purpose na kung nakita nyo, meron tayong kinut out sa loob na sa loob naman kasi yan, kaya hindi mo na kailangan yung perfection dyan eh, hindi naman makikita dito, ito yung makikita mo outside nya, outside part nya, dito susuot yung screwdriver mo para i-adjust yung adjuster ng gulong kung itataas ba. Tapos ito naman yung papasukan ng metal screw na mafi-fix siya. So ayun, yun guys, parehas lang layout nyan. Sabi ko nga 158 yung height ng sa gulong, tapos 1 naman yung para sa adjuster. So dalawa ang sa bottom part ng lock style saka interlocker, dalawang butas. Sa upper part isa lang kasi ito nga lang ang papasok. Ito lang, ito yung top rail. Ayan guys, oh. Ayan yung butas dyan. Ipapasok yan dyan. Magkakaroon naman ng metal screw dyan. Ayan na yan guys. Oh, bubuin muna natin. Bubuin muna natin tong apat para hindi siya mapuno sa mesa. Kasi although sabay-sabay nga natin yung binutasan, para makagalaw na tayo ng maliit lang yung working table. Gagawin ko itong apat na ito, bubuin ko muna siya pa L type lang. Ang kapa diskarte kasi yon mga friends sa ibang installer, ewan ko kung ginagawa nila yan, ginagawa ko. Mas madali kasi mag-panel ng glass pagka naka L yung i-coconnect mo na, i-assemble mo na tong interlocker saka top rail. So yun ang gagawin ko ngayon guys, yung apat na interlocker para sa dalawang panel i-coconnect ko na. Ayan guys,
i-assemble ko na yung apat na interlocker kapartner ng top rail. Ayan yung top rail. Ayan yung sinasabi kong 3/8. Ito naman yung 3/8 sa loob. So pag pinasok ko yung metal screw, ayan mga friends, oh. Ayan. Ayan guys, ah. Ito na yung makikita mo. Oh. Saka baka na notice nyo guys, tignan nyo, may kaltas ako dito. Ayan. Ayan yung portion sa double head. Makikita nyo guys, ito yung double head, may kanal siya dyan, diba? Ito yung height ng kanal na yan, dyan ngayon sasampal yan. So kailangan ikaltas mo yan para hindi sasayad, hindi sisikip yung ibabaw. Dahil dalawa yan, kinaltas ko yung portion na yan hanggang dyan, para pag nagsalubong siya nitong dalawa, isa pang interlocker, maglalak siya na parang kasal sila. Ayan. Ayan. Isa lang silang tignan. Hindi sila bubunggo. Itong kanal na ito, ayan yung portion na parang naka-partition doon sa double head. So, kinut out ko rin yan para hindi siya sasayad. Bibigyan ko rin kayo ng tip para sa akin, ang tamang cut lang yan, mga 3/4 lang, 3/4 lang, 3/4 inches. So lagariin mo yan jar or grinder mo, 3/4 magmula dito, then yan ah, kikilin mo na, pantayin mo na, kasi ganyan kalalabasan yan guys ah. Yan, yan ah. At yan gitna na yan, hindi rin niya nakikita, pero doon niya nakasampal sa head. Ayan ah, may kanal yung head, diba? Yung pinaka-partition ng head. So, ayan. Ito ang tamang assemble nyan para mapabilis yung pag-panel nyo. I-assemble nyo muna siyang naka-L. Ang combination, isang top rail saka isang interlocker. Ayan. Yung kabila naman, lock style naman ang AL type mo. Naka L-type naman siya sa lock style. Actually, maliliit na panel lang to guys. So, ang panel nito siguro mga 23 or 22 inches. Kaya, hindi kailangan yung malaking mahabang tornilyo na katulad ng sabi ko kanina, mga 3/4 1/2. Yan, dalawa na guys. Yan yan. Para mabawasan yung laman ng mesa, simbol natin siya. At ituturo ko naman sa inyo kung paano yung diskarte sa lock style. Kasi naman, dyan naman sa lock style, parehas lang yung butas sa bottom top. I-measure mo lang yung bottom rail na sabi ko na nga kanina, 158, tapos sa ibabaw yun na nga, 3/8 na to itong top rail. Pero may isa pang accessories na papasok sa lock style, yung flash lock, yung flash lock guys. Kaya yun ang importanteng maituro ko rin kung paano nililayout yung flash lock. Ayan guys, tapos na yung apat. Papakita ko naman sa inyo yung lock style kung paano lalagyan ng flash lock.